3, 2, 1. Nandito na naman po tayo, mga kabiyahero. Magandang umaga po ng umaga ng Lunes. Muli, gusto ko po kayong makasama sa biyaheng ito para sa anim na drop-off schedule natin. Tatlo pong customer dito sa lungsod ng Paranaque at tatlo rin po doon sa lungsod ng Pasay. Halina po kayo at ipapasyal namin muli kayo habang kami naman ay naghahanap buhay. Okay, nandito na po tayo sa ating unang drop-off point. Ito po ay dito sa kahabaan ng Dr. A. Santos sa Avenue. Ayan, punong-puno na naman po kami para sa anim na customer. At uumpisahan na po natin ang pagbababa. Pagkatapos po na magbaba tayo doon sa ating unang customer, ay agad po tayong tutungo doon sa pangalawa. At ayon po sa resibo, ang pangalawang customer po natin ay matatagpuan doon po sa looban ng UPS4 dito rin po sa lungsod ng Paranaque. Tara, maniho na po ulit tayo, mga kabiyahero. Tayo po ay kasalukuyang nasa loob na ng UPS4 dito po sa bahagi ng lungsod ng Paranaque. Ang hahanapin na lang po natin ay yun mismo pong eksaktong location ng ating second customer. Mukhang masusubo na naman po tayo. Natatanaw ko sa malayo yung lilikuan ay mukhang napakakitid po. Ayan. Mukhang hindi ho takot sa sasakyan itong mga tao dito, bagamat napakasikip po nung kanilang daanan. Oh, det var helt forferdelig. Kick.
It's my life. Okay. Pagkatapos po nating makipagdikdikan ng dibdiban doon sa masikip na daanan papasok sa lugar na ito, ay nakita na po natin itong ating second customer. Ito po ay matatagpuan natin dito sa loob ng isang pampublikong palaruan ng basketball sa barangay na ito. Ayan po siya, Kabalani Store. May nakalagay na number to. Siguro po hindi nag-iisa ang pwesto ng tindahang ito. Okay. Magbababa na po tayo. Kahit medyo maaga pa po ay iwas traffic, kaya kinakailangan na po nating magdiskarga dahil magkakaroon pa po ng checking bago yung payment. Kaya hindi man po tayo nagmamadali na gaano, eh kinakailangan na po nating mag-umpisa. Ito po yung Barangay Merbil. Tayo po ngayon ay nandito para ihatid po yung mga bagahe nung ating pangatlong customer. Medyo marami-rami po ito, kaya mag-uumpisa na po tayo at nang makatayo po ay makapunta na doon sa pang-apat pagkatapos po ng pagbababa dito. Tayo po ngayon ay tutungo na po doon sa ating pang-apat na customer. Ito po ay matatagpuan daw doon sa Tramo Road sa lungsod po ng Pasay. Kaya sige, drive na po ulit tayo at nang makarami tayo ngayong araw. Ito na po yung bahagi ng Tramo Road dito sa Pasay. At mula po dito ay babaybayin po natin yung kahabaan nito para marating po natin yung ating pang-apat na customer.
Ito na po yung ating panglimang draft dito sa Pasay. Ayan, shoutout sa iyo Lance. Yan po yung masipag na anak ng may-ari. Talaga pong tumutulong sa magulang, lalo doon sa kanilang tindahan. Napakasipag na bata. Mula po doon sa panlimang customer, ay lumabas po tayo muli ng EDSA. Dahil yung pong ating pang-anim at huling drop-off area ay doon po sa may barangay Malibay. Pagkatapos po ng pagbababa natin sa ilalim ng matinding sikat ng init ng araw ay ayan, huling tatlong bagahe na lang po. Huling tatlong kahon na lang po at tayo po'y makakatapos na. Ayan, nagpagaspang po ng kamay para hindi humulagpos yung kahon. Yun po ang sekreto ng mga nagbubuhat. Nagbabasa ng kamay para medyo kapit na kapit. Okay, last box po. Last box po tayo. Ito na po yung pang-anim. Balikgrahin na po tayo. Balikgrahin na po tayo. Nandito na po tayo sa bungad ng South Luzon Expressway at tayo po ay pabalik na ng Taguig. Ito po yung dating FTI noong araw na tinatawag na po ngayong Arca South. Ito po yung rotang ating gagamitin. Lulusot po tayo ng Maharlika para makaiwas po tayo sa traffic doon sa mga main roads. Ito po yung ating gagamitin. Ayan, malaki na po yung pagbabago ng dating FTI. Kasalukuyan pong massive yung kanilang mga construction ng mga building. Mukhang ang mangyayari po dito ay kabuka rin sa BGC. Mukhang pagagandahin po nila ng husto. Pumapasok na po tayo ng Maharlika. Ito po yung lugar para sa community ng ating mga kapatid na Muslim. Ayan po, nakikita po ninyo sa gawing kanan. Ayan po yung kanilang mosque. Marami po ang nagdadaos ng pagsamba kay Allah sa lugar po na yan. Ayan, ito po yung main road ng Maharlika Village dito po sa Taguig. Kung mapapansin po ninyo, maging ang mga istruktura po na ipinagagawa dito ay naaayon po doon sa kultura ng kanilang paniniwala at lugar na pinanggalingan. Yan pong kasunod na building sa gawing kanan, yan po yung kanilang Maharlika Trade Center. Ang disenyo po ay para sa mga paniniwalang Islam din.
Ayan, kakana na po tayo rito. Ito po yung lugar kung saan nakagrahe ang aming mga trucks. Ito po ay sakop ng Bagong Bayan dito po sa lungsod ng Taguig. Ito po ay isang bahagi ng reclaim area mula po doon sa mga katubigang bahagi ng lawa ng Laguna Dibay. At mula po sa lugar na ito, ako po ay nag-iiwan sa inyo ng pasasalamat. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming biyahe. At sana po ay patuloy niyo po kaming suportahan sa aming mga videos na ipinalalabas. Maraming salamat po.